Salamat po ng Jesus, at ako po ay nabibigyan ng public pag-aaral po pati po sa propeta ng ating Kadilang Diyos, at ito naman Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Ganun din po ang kanyang buting mga anak, the Almeda Children, the whole Almeda Family. At patuloy po natin na inaalaala o imahal ang ating minamahal, ginagalang na si San Pastor Wilde Almeda, pating sa kanyang mga tut-aral sa ating lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. At mga minamahal sa lahat po ng mga kapatid natin sa lugar nito ng Balaybay. Praise God, mga minamahal, pinagpala kayong lubos ng ating Dakilang Diyos. Yes, amen. Hallelujah, umabot ng 13 years, mga minamahal, ang ating gawain sa lugar nito. At first time kong nakarating dito sa inyong napakagandang bahay-sambahan. Amen. Say praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang mga Panginoon, nais ko rin patihin ang aking mga co-preachers. Bilabi ko rin Preacher Boy Taluya, may mahal, at kanyang pamilya, mga kapatid. At gano'n din ang bilabi ng mga co-preacher Brother Roger. May mahal po rin ang mga Panginoon, bilabi ng Brother Rito, Payugo, at kanyang may bahay, nandito rin. At yung mga kapatid natin na kabagyo, may mahal, nakita ko. Brother Roger, amen, hallelujah. Hallelujah. At Sir Jessica, God bless you po, mga kapatid. Sa lahat ng mga board members, may mahal musician, technician, sa lahat ng ating mga kapatiran, especially may mahal ating mga baguhan, ating mga bisita sa araw na ito, may mahal, pinagpala kayo ng mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord, may mahal. Sabi natin, bilabi ko din po siya po, Italuya, alang-alang daw po sa amin, ay in-extend po ninyo yung gawain sa lugar na ito. Mga minamahal, God bless you so much po. Dapat sana alas dos lamang ipatapos na kayo. May mahal, dahil sa anniversary, mga minamahal, ay nag-extend po tayo ng oras. Okay po ba sa inyo? Yes! Praise the Lord, mga minamahal, sapagkat napatunayan natin sa kanilang gawain ito, the more, mga minamahal, na humahabang oras natin sa pagpupuri sa mga Panginoon, ay maraming pagpapala ang darating sa atin. Amen. Praise the Lord. Kaya mga mahal, buksan po natin ang mga Bible, mga kapatid, dito po sa aklat ng Luke chapter 17, verse 12 hanggang 19 po tayo. Ito po mga minamahal, yung sampung tumanggap ng kabutihan ng Dakilang Diyos na siya ay hindi na po nakaalala magpasalamat. Yung isa lang na nagpasalamat, mga minamahal. Ang title po natin, mga kapatid, sa ating aralin ngayon, Thankful Heart. Puso mapagpasalamat. Amen. Amen. Dahil sa anniversary po natin ngayon, nakikita po ng inyong mabalintot, mga minamahal, na ang inyong mga puso ay nagpapasalamat sa mahal ng Panginoon. Sapagkat 13 years na blessing pagpapala. Amen. May mahal. At ito pong bahay sa bahay ito, mga kapatid, ay hindi po maitatayo ito kung wala pong pagkakalis ang mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Amen! At kung wala talaga kayong pag-ibig sa mahal ng Panginoon, hindi po maitatayo ang gawain ito. Amen po ba? Amen! Luke chapter 17, verse 12 hanggang 19, at yung beloved journal. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Lucas. Ang kabanata ay 17. At ang mga talata ay 12 hanggang 19. At sa pagpasok niya sa isang layon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking ketongin na natsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipagsabi, Jesus, Guro, maawa ka sa amin. 14. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon ay nangalig sila. 15. At isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya. At siya isang Samaritano. 17. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga 10 ang nagsilinis? Datapot sa nangaroon ang siyam. 18. Walang nagbalik upang luwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. 19. At sinabi sa kanya,
magtindig ka at yumaan ka sa iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pulihin ang dakil ng Diyos sa kanyang salita, o mahal, ang mahal pa rin ang magpapala, mga kapatid ko. Amen. Praise the Lord. Hinahanap ng dakil ng Diyos, mga minamahal, sa kanyang mga anak, yung tayo po ay nagpapasalamat sa dakil ng Diyos sa buhay. Yes, sir. Bakit? Dahil tinanggap natin ang kaligtasan, mga minamahal, na walang bayad. Amen. Mga minamahal, 13 years, mga kapatid ko, na pawang pagpapala yan. May mga pagsubok man, pero mga minamahal, yan po ay sangkaplan ng ating pagiging anak ng Diyos. Kapag wala tayong trials, wala tayong pagsubok, mga minamahal, hindi tayo magiging kaya ay kalugod-lugod sa mahal ng Panginoon. Bakit? Sapagkat yung mga trials, pagsubok sa buhay, yan po'y paglilinis sa mga anak ng Diyos. Para ma-purify po tayo. Amen po. Hanggang sa tayo po ay maging kaaya-aya, maging mahal, kalugod-lugod, haharap sa ating pinakamamahal pa ng Diyos. Lahat mo sa aming praise the Lord. Kaya dapat ang lahat ng mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, marapat naman na tayo po ay magbigay, mga kapatid ko, ng taos sa pusong pagpapasalamat. Hindi natin dapat kalimutan yan. Amen. Taon-taon, mga kapatid ko, gagawin po natin yan. Lahat mo sa aming praise the Lord. Yan po ay, mga minamahal, tanda ng ating pagtanaw ng utang ng loob natin sa dakil ng Diyos natin. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ang kalagayan po natin sa harap ng ating dakil ng Diyos ay katulad po tayo ng Samaritano. Mga minamahal, 10 yung lumapit sa dakil ng Diyos, 10 kitungin. At sila po ay inutusan ng dakil ng Diyos, ang sabi ng dakil ng Diyos sa kanila, mga minamahal, magsihayo kayo, pakita kayo sa mga saserdote. At habang sila po'y lumalayo, mga kapatid ko, naramdaman po nilang 10 na sila po ay gumaling na. At nung nakita po nilang sila gumaling na, mga minamahal, sabi na natin nabasa, yung 10 ng mga Hudyo ay tuloy-tuloy ang kanilang pag-alis. Nung makita ng isang Samaritano, mga minamahal, na siya'y bumalik sa dakil ng Diyos. At siya po ay nagpakirapa sa ating mahal na Panginoon. Sumamba, nagpasalamat sa dakil ng Diyos. Amen! Amen. Mga minamahal, yung mga Hudyo po, mga kapatid, bagaman sa kanila po ang Ebanghelyo, sa kanila po dapat ibigay ang kaligtasan, mga minamahal, sa kanila lamang. Subalit na dahil po sa tinanggihan ng mga Hudyo, mga kapatid, dinala ang Ebanghelyo sa mga Hentil, sa mga Samaritano, mga minamahal. Tayo po yun. Amen. Hindi tayo karapat-dapat sa kaligtasan, mga kapatid ko. Amen? Amen. Dahil sa galit ng mahal ng Panginoon, mga minamahal, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ano ba yung Hentil, mga kapatid? Yun po yung narinig ko sa ating beloved honorable pastor, ang sabi niya, yung mga Hentil po, yung mga taong lumuluhod sa mga imahe. Kaya, nagagalit ang dakil ng Diyos, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Kinakailangan siya isambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Amen. Dapat hindi sa atin ang kaligtasan, pero nandahil sa hindi marunong magpasalamat yung siyang nahubyo, mga minamahal, ang sabi ng dakil ng Diyos, hindi ba 10 ang pinagaling ko? Nasaan ang siya para magpasalamat? Walang ibang bumalik sa akin para magpasalamat kundi itong taga-ibang lupa. Lahat magsabi, praise the Lord, mga kapatid. Sabi ng mahal na Panginoon, humayo ka ng lakad mo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Praise God! Praise God! Hallelujah! Marunong tayong lahat magpasalamat sa mahal na Panginoon. Gaano man kaliit ang blessing na natanggap natin. Gaano man kalaki ang blessing na natanggap natin, may mahal. Hindi natin kinakalimutan, mga kapatid ko, tayo po ay nanggaling sa wala. Nanggaling tayo sa zero, may mahal. Nanggaling tayo sa kahirapan, karukhaan ng buhay. Bakit pinagpala ang buhay natin ngayon? Yes. Dahil sa biyaya lamang ng mahal na Diyos. Yes, amen? Yes. Dahil may tao ng Diyos, may propeta ng Diyos, mga imahan, na nangalaga sa ating mga kaluluwa, mga kapatid. Right. Kung hindi ka tinala ng dakilang Diyos sa gawain ito, mga imahan, amen. Ano kaya ang kalagayan natin ngayon? Praise the Lord, praise the end. Amen? Sapagkat kung wala tayong beloved pastor na mananalaga ng kanyang pananalangin para sa atin, araw at gabi,
mga minamahal, malabong ika'y pagpalain ng ating dakilang Diyos. Sa pagkakasabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you pastors according to my heart. Amen. We shall feed you knowledge and understanding. Praise the Lord. Binibigyan ko kayo ng pastor na galing sa aking puso, sabi ng dakilang Diyos, para magtuturo sa inyo ng kaalaman at unawa. Anong kaalaman niyo, mga minamahal? Hindi kaalaman sa libutan. Kaalaman niyo galing sa salita ng Diyos. Basahin ko natin lahat. Sa aklat ng mga ni Jeremias, Kapitulo 3, Versikulo 15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa ating kalooban na akandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Bibigyan ko kayo ng pastor. Nakikinig po ba kayo? Bibigyan ko kayo ng pastor mula sa aking puso. According to my heart, mga minamahal. Mula sa puso ng dakilang Diyos. Para magbigay sa atin, mga kapatid ko, ng pagpapalang espiritual, Word of God. Para maunawaan natin ang Word of God. Tingnan nyo ito, mga minamahal. Iba nagpapatuloy ito, mga kapatid, ang sabi nila. Noong hindi pa ako napunta sa Jesus, meron ng crusade. Marami akong pinagaling ng fellowship. Narinig ko po yun, mga minamahal, sa iba nating outreach. May mahal, ang sabi, marami akong pinagaling ng outreach. Binabasa ko ang Bible mula Genesis and Revelation sa aking tahanan, pero hindi ko maintindihan. Pero nung ako'y makarating sa Jesus Miracle Crusade, napautismahan ako sa pangalan ni Jesus sa tubig, at inilihan sa ko na ating binabili Evangelist Wilde Estrada Almeda, mayroong isang puwersa na parang kumawala sa aking isipan. At sa pinaging babasahin ng Biblia ngayon, nauunawaan ko na ang salita ng Diyos. Tutungo ang salita ng Diyos. Amen. So, gaano ka-importante, how important is it to express thankfulness? Gaano ka-importante, may mahal na dapat ang anak ng Diyos, mga kapatid, nagpapahayag siya ng pasasalamat sa mahal na Panginoon. Paano tayo magpapakita ng pasasalamat natin sa dakilang Diyos? Sabi ng Psalms 92 verse 1 and 2, it is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. Verse 2, to declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. Nagpapasalamat daw tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal, para ating pong ihayag, itiklara, mga kapatid, yung kanyang kagandahan noon dito sa lupa. Amen? Amen. Declare, ibig sabihin, to proclaim your love. Mga imahan, para ihayag ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa mga tao. Luluwalhatiin kita, pupurihin kita. Kaysa ka makakita, mga imahan, mula alas 9 ng umaga, hanggang ngayon, nandyan pa rin kayo. Amen? Amen. Amen. Lahat po ng nakakaramdam ng gutom, magsabing, praise the Lord. Bibinisan ko na po. Puulitin ko. Lahat po ng nakakaramdam ng gutom, magsabing, amen. Amen! Wala talaga. Hindi talaga nagkamali. Ramdam talaga. Okay ba? Amen. Pero kahit nagugutom tayo physical, ang sarap pakinggan ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ang sarap pakinggan ng mga pangako ng mahal na Panginoon. Kung ang desire natin ang ating puso, mga minamahal, luwalhatiin siya, pasalamatan siya, mga kapatid ko, magiging napakahalaga sa iyo yung paglilingkod mo sa dakilang Diyos. Hindi mo babaluwalhatiin, mga minamahal, yung araw na katulad nito. Ikalabing tatlo, mga minamahal ko, na taon ng pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Alam nyo, meron pong apat na makabuluhang aspeto ng pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Una po ay remembering what God has done. Alalahanin mo daw kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo. Amen. Pangalawa, mga minamahal, ipamalita mo siya sa iba. I-share mo siya, mga minamahal, sa iba. Gaano siya kabuti sa iyo.
mga kapatid. Pangatlo po ay sikapin natin makita si Kristo sa buhay natin, mga kapatid. Amen po? At pang-apat, ipaglingkod natin sa Kanya kung ano ang nasa iyo, mga kapatid. Amen? Kung talagang tayo po yung didibig sa dakilang Diyos, mga minamahal, makikita si Kristo sa ating mga buhay. Kung mahal natin ang dakilang Diyos, laging nasa labi natin yung pagpapasalamat. Hindi lang sa panahon na maging hawa tayo, mga minamahal. Hindi lang sa panahon, mga kapatid ko, na meron tayong pagpapala na tanggap sa mahal ng Panginoon. Hindi lamang po yun. Panahon, mga minamahal, na kung kahit nasa gitna ka ng trials, kaya mong itaas ang kamay mo, mga minamahal, para magpasalamat sa Kanya. Bakit tayo nagpapasalamat sa Kanya, mga minamahal? Dahil galing tayo sa lusak ng kasalanan. Maruming pasahan sa harap ng dakilang Diyos. Dinampot ng mahal ng Panginoon. Panginoon, kinahabagan, mga kapatid. Dinala sa banal na gawain ito. Bilihisan ng Diyos. Amen. Mga minamahal, naging tao tayo, mga kapatid ko. Respetadong tao. Dahil po sa kanyang biyaya sa atin. Amen? Amen. Eh, hindi ka magpapasalamat dahil sa material ng bagay. Amen po ba? Amen. Kaya hindi tayo naiinip sa gawain ng mahal ng Panginoon. Tama po? Praise the Lord. Yes, ito lang chapel na ito. O mahal, siguro kung ako nandito, mga kapatid, araw-araw ko talagang pasasalamatan ng mahal ng Panginoon. Yes, amen. Amen. Pangalawa, mga minamahal, pasalamatan mo dakilang Diyos sapagkat meron po tayong mga po-Christian, may mahal, na nagmamahal sa atin. Meron tayong pamilya dito, mga kapatid. Pamilya natin ito. Amen ba? Amen. Magkakapatid tayo kay Kristo, mga minamahal. Amen? Magkakapitbahay tayo sa langit. Magsabi, praise the Lord, mga minamahal. Pangatlong dapat nating pasalamatan, meron tayong beloved parents in the Lord. Meron tayong beloved pastor, mga minamahal. Itinalaga ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, to care for the flock. Para pangalagaan po ang mga tupa ng Diyos. Sino ang tupa ng Diyos? Kayo po, tayo. Amen ba? At ang ating beloved honorable pastor, siya naman po ang nakapag-preach, mga minamahal, sa puso natin in a way na mararamdaman mo, mga minamahal, yung kanina ng dakilang Diyos natin. Amen? Alam niyo, mga minamahal, mahaba ang pag-uusapan kapag ka-anniversary. Pero i-HM ko na lang. Alam niyo, ng panahon, mga kapatid ko, na pioneering, na-save po ako, mga minamahal, 1983. Wala pa po 1,000 ang member natin ng ano. At yung beloved ordained preacher po, Italuya, 1984 yata, o yung mahal. Amen. Amen. Pero, ang tingin ko, mga kapatid ko, mas mature siya sa akin sa spiritual. Siya ang pinakatatay namin, mga minamahal. Amen! Praise the Lord! Amen! Alam niyo, mga minamahal, noong panahon na kami po ay nandun sa pastoral house, mga kapatid, ang ating beloved honorable pastor, natutulog po kami, mga minamahal. Alam niyo ba kung anong ginagawa niya? Mga minamahal, naririnig ko sa aking tenga, mga kapatid ko, yung siya po ay hindi natutulog. Nananalangin mo, nagpupulit sa mga Panginoon, papalik-balik, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, I love you Jesus, I love you Jesus. Magdabag yan, mga minamahal ko. At nakakaidip pang biyakay pastors na nakaluhod, hindi po humihiga. At isa pa sa nag-bless ako, mga mahal, bawat pangalan namin, binabanggit ng mahal pastor sa pangalan. At isa pa nakaka-bless, mga mahal, kami nakatulog, mga kapatid ko, pupumunta niya kami, dahan-dahan. Amen. Para hindi kami mag-isip. Kukumutan kami ng beloved pastor. Amen. Hindi tayo paano-ano ng beloved pastor. Pero, mangimahal sa pag-ibig niya sa mga member ng church, halos ayaw kanyang pakagaling sa lamok sa pag-ibig ng beloved pastor. Amen? Amen. Kaya sinabi ng John chapter 10 verse 27, basahin ko natin, John chapter 10 verse 27, dito sa kanang tanaga Jesus ang karapatoy by this ship binirinig ng ating mga tupa ang ating tinig at sila'y ating nakikilala
ang sila ay nagsisunod sa akin. Lahat pag sabi, praise the Lord, mga minamahal. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila ay aking nakikilala. Sumusunod tayo, mga mahal, sa beloved pastor natin. Dahil kilala natin yung kanyang tinig. Amen. Kilala natin yung kanyang mga sakripisyong ginawa para sa church, lahat magsabi, praise the Lord. Siya po, mga minamahal ko, ang ating beloved pastor na nag-pray sa atin araw at gabi. Nag-aalala sa atin, mga minamahal. Buong siyagang inaalagaan po tayo sa kanilang panalangin hanggang sa tayo po'y maiharap sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen po ba, mga kapatid ko? Kaya binigyan tayo ng dakilang Diyos ng sarili nating pastor, mga minamahal, mga nalaga sa atin. Hanggang sa pagharap natin sa dakilang Diyos. Kaya hindi ka na dapat humalap ng iba pang pastor para sa iyong kaluluwa. Amen? Praise the Lord! Kaya ngayon itong 13th year anniversary, mga mahal na nating outstation, lahat po tayo dito, mga kapatid, nagpapakita ng taos sa pusong pagpapasalamat sa dakilang Diyos. Sa pagkatawag sa atin, amen po nga, mga mahal. Kaya patuloy, mga kapatid ko, patuloy. Habang tayo po'y naglilingkod sa mahal ng Panginoon, huwag mong pagsiling mga pagsuko. Huwag mong pagsiling, mga mahal, mga obstacle, mga kapatid ko. Ang pupuntahan natin, yung langit at buhay na wala hanggang sa pili ng Diyos. Focus ka lang, mga minamahal, sa pagkatawag ng Diyos sa'yo. Amen? Huwag tayong maghina, huwag tayong manlupay-pay, mga kapatid ko. Be strong in the Lord and in the power of His might. Your salvation draweth na. Ang kaligtasan mo malapit na. Malapit ang babalik ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kumapit tayo sa kaligtasan. Amen? You are here, mga minamahal, sa church ng mahal ng Panginoon. Ikaw po'y nasa right church ng ating dakilang Diyos. Right pastor, mga minamahal. Nasa totoong church of the living God. May mga sabi ng Bible, mga kapatid ko, Peter upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Powerful ang church na ating kinalalagyan, mga kapatid ko. Kaya doon sa 13 years na mga pagpapala ng mga sa ating buhay, may mahal, wala pa yan. Gugulatin ka na dakilang Diyos kapag nagpatuloy ka sa paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Amen? Praise the Lord! Ito na yung may mahal. Ang dami nating bisita. Mga kapatid, ako galing po ako ng alas 6 pataan. Mga may mahal, yung iba galing po ng Pampanga. Yung iba galing ng Manila, mga kapatid. Yung iba galing ng Baguio City. May mahal, nandito tayo lahat. Bakit? Hindi, mga may mahal, kaluhihan sa amin. Kahit kano malayo, mga minamahal, makita lamang namin ang mga anak ng Diyos na nagmamahal sa kanilang kaligtasan. Nagmamahal sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen po? Napaka-precious ninyo sa mahal ng Panginoon. Mahalagang kaligtasan, mga minamahal. Huwag niyo pababayaan ang ating paglilingkod. Amen? Huwag natin gayahin yung ibang mga tao, mga minamahal. Ingratitude sila, mga kapatid. Walang utang na loob sa dakilang Diyos na buhay. Pagkatapos pagpalaing mga minamahal, nasaan sila? Mga kapatid, wala na paglilingkod. Hindi nila alam, mga kapatid, kaya ka pinagaling sa iyong karamdaman. May mahal, hindi yan ang importante sa dakilang Diyos. Ang importante, makilala natin siya, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Pang physical lang yan, mga kapatid ko, importante yung kaluluwa natin para pagkaramin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Pumili na natin ang mahal ng Panginoon. Kaya mga minamahal, hanggang dito na lamang po ako, mga kapatid. At magpakalakas po tayo sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Amen? Hindi na tayo magkakapaghalap ng iba, mga mahal. Dito tayo kukunin ng mahal ng Panginoon. Praise the Lord, mga mahal. Kaya yung ating mga dagawang, mga kapatid ko, last year, yung ating mga naibigay sa mahal ng Panginoon, yung mga kaluluwang na dala natin sa church, mga minamahal ko, dagdagan pa natin yun. Amen? Magsaligasig tayo. Sabi po ng Corinthians chapter 15 verse 58, mga mahal, magsipanagana tayo, mga minamahal ko, sa paggawa ng mabuti para sa church, sapagat hindi po nasasayang yung ating mga ginagawa. Amen? Mga minamahal, tumayo tayo, mga kapatid, at tayo po ay, mga minamahal,